Hello, magandang araw mga kaibigan, mga kadiskarte. Ito po ang inyong lingkod, Arlene Miyako. Pakisubaybayan naman po ang aking YouTube channel, Arlene Miyako's Vlog. Ang aking episode ay yung everyday living ko sa araw-araw. Yung mga pinag-gagawa ko katulad yung mga nagiging diskarte ko sa buhay. Katulad ng pagtitinda, yung sa mga alaga naming pananim. Yun, saka yung kung ano yung mga niluluto kong ulam sa araw-araw, yun yung mga episode na pinagagawa ko sa aking vlog. Kaya pakisuporta naman po at pa-subscribe, pa-like na rin po at pa-share sa aking YouTube channel, Arlene Miyako's Vlog. Ngayon po, andito ako sa aming bahay, Kubo. Nakapagtinda na ako kaninang umaga ng alimasag at saka isda. Ngayon, andito ako magtatrabaho sa aming bahay Kubo dahil marami akong gawain nakatambak. Yan, tuwing pagkari namin magtanghalian, doon ako nag-uumpisa ng mga gawain ko sa bahay, katulad ng paghuhugas ng plato, yung yari na pinagkainan, pinag-almusalan, ayan, nakatambak. At ang aking labahin, sa linggo na ako hindi nakapaglaba, kaya ayan, marami. Ayan na, nakapaglaba na ako kahapon ng konti, ayan. Dito siya nakasampa, hindi ko na nailabas dahil kagabi umulan, kaya paggabi sinusulo ko na yung aking pagkahapon na sinisilo na. Sinisilong ko na aking labahin. Marami yung labahin na yun. Ayun o. Ayun pa. Nakatimba pa. Mga damit na lang yun ang anak ko. Maglilinis pa ako ng nadiskarte kong pang-ulam. Ayan. Isang sariwa yan. Lilinisin ko pa. Tapos ipiprito ko at isasahog ko naman dito sa aking na anong gulay. Pechay. Ayan. Pechay. May kamatis na sibuyas at saka bawang. Ayan. Hindi pa ako gaano nakapaglinis sa aking bahay Kubo. Ayan. Pero magagawa ko rin yan. Paunti-unti lang. Dali, isa-isa ko lang kumikilos sa bahay. Malilit pa kasi yung mga anak ko. Kaya lahat ng gawain sa akin. Ayan pa oh. Yung aking topiing mga damit. Ang dami nakatambak. Ayan yung lagay lang namin ng damit. Yung laundry basket. Dahil kasi yung Dora box ko andun sa bahay ko sa bayan. May bahay ko, kaya lang mas gusto ko rito kasi nakakapagtanim-tanim kami ng mga halaman. Ayan. Ngayon, umpisan ko na muna maglinis ng isda. Umpisan ko muna maglinis ng isda para pagkalinis ko nito, aasinan ko na lang. Mamaya ako na ipiprito. Magbabanlaw ako nitong mga ibababad ko yung labahin ko. Pagkari ko babad yung mga labahin ko, maghugas naman ako ng plato. Sunod-sunod na ba? Madaming trabaho ang nanay. Napakarami. Dahil mo pa yung katulong. Pero kahit ganun pa man, kailangan natin gawin yun sa araw-araw. Ayan. Linis tayo ng isda. Nagbabantay yung pusa namin. Nahantay yung pinaglinisan ko ng isda. Umiya ka na. Ayan, ipampiperito ko itong isda. Linis, naglilinis. Yung mga anak ko, ayun, pinapaligo ko sa ilog. Para, hindi sila makaligo rito kasi nga, maraming tambak yung gawain ko. Kaya doon ko na sa ilog pinaligo. Ngayon, naliligo sila. Tapusin ko muna itong aking paglilinis ng isda para hindi masira, hindi mabalasa. Sariwa pa siya, sariwang sariwa. Ay, matatapos na ako maglinis ng isda. Isa na lang to. Hugasan ko na lang tapos aasinan. Matapos na ako maglinis. Isa na lang to. Nininis ko. Tapos na, nakatapos na ako maglinis ng isda. Ay, nakatapos na ako maglinis ng isda. Aasinan ko naman to. Aasinan ko na lang isda. Ayan, aasinan ko na tong isda.
pagkaasin ko nito, tatakpan ko na muna. Mamaya ko pa ito iluluto. Asinan ko lang muna. Yan, asinan ko yung isda. Pagkaasin ko, magtitinlog naman ako ng aking lalabahin. Nasin ako, natatakpan ko na muna rito para hindi langawin. Tinakpan ko na yung isda. Sikasuin ko naman yung aking babanlawan na mga damit. Magtitinlog naman ako ng mga damit. Ilalayo ko dito, ibababad ko muna. Pagkayari kong magtinlog nito mga damit ng anak ko, ito naman kasi ang aking gagawin. Napakadami. Dami kong gagawin. Pagkayari kong labahan itong mga to, sa ilog ko nababanlawan. Sa ilog ang magbabanlaw mamaya. Sunod-sunurin ko na muna ang gawain ko. Ito ang buhay ng isang nanay. Yung mga anak ko, nakatapos ng maligo. Ayun, nandun na sa taas. Naglalaro na doon. Sabi ko doon muna sila. Nang hindi nila ako gugulong dito. Wala ko maraming gagawin. Ito yung buhay ko sa araw-araw. Pagka hindi ako maglalaba, tapos na ako sa mga gawain ko. Nagmo-module naman kami ng mga anak ko. Tatlo sila nagmo-module. Tatlo silang tinuturuan ko isa-isa. Hindi ko, kapag sabay-sabay ay masakit ang ulo ko. Hindi ko kayanin. Tapusin ko muna itong aking pagtitinlog. Matatapos na akong magtinlog. Nakababad na yung mga damit. Mga shirt na lang itong binabanlawang ko. Pagkayari ko pa magbanlaw nitong mga tinulugan ko na to. Kaya ako lang muna nakababad yung mga damit. Maghuhugas naman ako ng mga pinakainan namin tanghali ng pakanag-imusad sa nina. Buti na lang, libre ang tubig. Free flow. Tubig galing sa ilog. Wala akong binabayarang tubig. Wala akong itindi ng bill. Na araw na buwan-buwan na darating sa'yo. Mag-uwi naman ako ng plato. Ito yung yung kinita ko kanina. Ito, nakabili ako ng isang 1 liter na panghugas ng plato. Namila ako. Yan. Panghugas ng plato. Para hindi ito mo lang ito. Lagyan ko ng sunroof. Kugas na ako ng mga baso muna. Muna akong basa mga baso. Mga baso ng nabasa ko. Pag umuwi ako galing sa pagtitinda, pagka-uwi ko, marami akong ginagawa. Yan. Magluluto ng basta naka-uwi ako. Yan. Magluluto lang ako ng ulam. Pero kanina, katulog kanina, may binabaw na akong itlog. Bago umalis ng maga. Bago ako na itlog sa sinain. Para may ulam na sila, sigurado. Isa kasi nakakauwi ako, alas 10, alas 11, yan, ganyan. Kasi, kaantay pa ng tricycle. Hugas na ang plato. Tapos na rin ako magbugas ng mga, pinagkainan. Nakatapos na rin ako maghugas ng mga kagamitan kasangkapan. Ayan, tapos na. Makababad na rin yung aking labahin. Mamaya lalabahan ko yan.
Tapos yung ano, magluluto ng hapunan, mamaya na yun. I-prepare ko din yung iluluto kong hapunan at saka marami pa akong gagawin. Pagkari ko maglaba, magluto, magdidilig pa ako ng aming mga halaman. Araw-araw yun. Kaya, maya na lang ulit. And ngayon, naglalaba na ako. Nakapaligo na ako para yung damit ko masama ko na rin sa labahin. Naglalaba na ako. At yaring maglaba. Mag-ano naman, magsasampay. At pagkari magsampay, mag-aayos na ng lutuin hapunan. May gamit akong ano, may washing machine ako sa bahay sa doon sa amin sa bayan. Wala akong kuryente rito kaya mano-mano ang laba ko rito, mano-mano. Ayan o. Gamit ko yung brush at saka tabla, washing board. Tatawagin, diba? Ayan. Tapos mayroon pang ano, yung palo-palo, papalo-paluin ko mamaya. Itong mga damit para mabilis yung matanggal yung bula at saka yung ano, yung libab pang natitira. Kuskus lang ng kuskus. Meron na akong nalabahan ito. Konti. Nalabahan na ako. Ayan. Konti pala yung nalabahan ko. Ayan. Nalabahan na akong konti. Ayan pa oh. Ang dami ko pa nakababa. Hindi pa nababawasan. Marami pa rin. Tsaka ito pa. So, mamaya. Hanggang sa matapos ako. Ayan. Isa na lang itong nilalaban ko. Matatapos na rin ako. Isang piraso na lang na short. Magbabanlaw na ako doon sa ilog. Magpapalo-palo. Ito yung aking gagamitin. Pag probinsya ka, alam mo to. Nasa probinsya ka nakatira, alam mo itong gamitin. Diba? Magpapalo-palo tayo. Para madaling matanggal yung bula at saka kung may mga nakasuksuksuksuk pang mga libag, yun, malilinis gamit ang palo-palo. Matatanggal din agad yung bula. Tapos na ako ng aking nilabahan ng mga damit ng mga anak ko at saka yung aking pinagubarang kanina. Yun na lang naman ang labahin ko. Konti na lang to. Patapos na ako ng aking labahin. Natapos ko na rin mga short at saka ito yung mga damit. And babanlawan na sa ilog. Sa ilog. Punta tayo sa ilog. Pupunta na tayo sa ilog. Magbabanlaw itong mga nilabahan. Ay. Dito masarap mag banlaw sa ilog. Ayan o. Dito masarap magbanlaw. Sa ilog masarap magbanlaw. Masarap magbanlaw. Dito ako magbabanlaw. Nagbabanlaw na ako gamit yung aking paano.
tapos na akong mag ano, magbanlaw na aking mga binanlawan eh, no. Habang nagbabanlaw ako, nagliligo naman yung mga anak ko eh, no. Sarap ng ligo nila sa ilog. Ngayon mag-ano naman ako, magsasampay. Ano na, magsasampay, nagsasampay na ako. Magsasampay na ng mga damit. May batang makulit. Habang nagsasampay ka, makulit yung anak mo. Ay. Makulit ng bata. Sampay tayo. Saan na ako nagsasampay ng mga binanlawang kong damit. Sampay tayo. Ay, mga kadiskarte. Sampay. Tapos na maglaba. Sampay. Sunod to, ano naman? Tupiin. Yan ang everyday living ko dito. Mga kadiskarte. Nakatapos na ako magsampay. Naisampay ko na yung aking nalabahan. Ayan. Nakasampay na ngayon. Magtutupi naman ako ng mga damit yung kanina. Bago ako magtutupi ng damit, magsasalang muna ako ng sinaing. Ayan. Nakapag-ano na ako ng isasaing ko, isasalang ko na laang. Isasalang ko na yung aking sinaing. Salang na natin. Yan. Everyday living ko sa hulo. Naka ano na, nakasalang na yung sinaing. Mamaya na yung ano ulam. Ito muna ang tupiin ko. Ay, nakatambak pa yung tupiin ko. Tutupiin ko na muna yan. Ay, nakapag-umpisa na rin ako magtupi kanina. Ay, may nakatupi na ako. Katapusin ko na lang ito. Nakatapos na akong magtupi ng mga damit. Magluluto naman, magpiperito ako ng isda. Luto na rin yung sinaing. Nangamoy na, nakalimutan ko. Luto na yung sinaing. Sasalang ko naman yung kawali, magpiperito na isda. Ayan, na-prepare ko na yung iluluto ko ngayon. Nakapag-ini na ako ng sinaing. Ano na yung ano, kawali. Pinapainit ko na lang yung mantika para piperito ko na tong isda. Kaya ay kung perito yung isda, gigisa ko tong gulay. Yung ano, pechay. Yan yung ulam namin hapunan at saka tong isda. Pag may natira dito sa isda, almusal pa namin bukas. Ayan. Mamaya na lang ulit. Pagkari ko pa mag ano, magluto. Magdidilig pa ako ng mga halaman namin. Hindi pa mainit yung kawali, kaya hanggat pa, pinapainit ko pa yung mantika. Didiligan ko muna yung mga halaman ko rito. Ito na yung tubig, oh. Magdidilig muna ako ng halaman ko rito. Yung ano, namumulaklak na kasi siya. Yung mga sigarilyas ko. Sigarilyas. Yan, didiligan muna natin. Sigarilyas. Para magdire-diretso na yung bulaklak niya. Tapos may ano rito sa kabilang side naman itong mga okra, may mga bunga na yan. Ayan, nakapag-umpisa na mag dilig yung mga okra, namumulaklak na, may mga bunga na yan. Ayan, mainit na yung ano, kawali. Piperito muna tayo ng ano, mainit na yung kawali. Kasalang muna ako nitong isda. Mayan na uli ako magbibili. Ayan.
Dito tayo ng isda. Ayun, nakapag salang na ng isda. Napagsalang na ako ng isda. Didilig ulit ako. May okra ditong ano, malaki na. Kumani na ako ng okra. Sasama ko doon sa gulay ko. Mayroon pa rito yun. Oh. Baka gumulang na to. Ito. Ayun. Tsaka ito pa. Okra. Magulang na siya. Ayan na natin yung isa. Ayan ko na maging binhi. Gumulang na yung isa. Binhi na lang yun. Meron pa isa doon, binhi na lang din. Ito pa, meron pa ako isa nakita rito. Baka gumulang na rin to. Ito, mura pa to. Ito. Kasing ko na. Ayan. May naani na ako. Unang ani ko to sa aming okra. Tatlong piraso na ang unang ani ko. Ayan. Isa, lalagay ko dun sa gulay. Sasab ko dun sa gulay. Hugasan ko na rito. Tapos na ako magperito. Dalawa na lang yung nakasalang ko. Magigisa na ako ng gulay. Grabe yung pawis ko pabalik-balik dahil nagpiperito ako. Nagdidilig ng halaman. Ayan ang ano, madiskarteng ina. Lahat ginagawa para sa ano, ikabubuhay ng kanyang buong pamilya. Ayan. Yung araw-araw na gawain ko, sobra. Palagi lang, ano, talagang sipag at tiyaga ang aking, ano, ang aking pinagaanuhan. Kahit nahihirapan, laban lang. Ngayon, magigisa naman ako ng, ano, sibuyas bawang para sa aking gulay. Isa ko muna to. Pagka nagisi ako na, iiwan ko muna. Magdidilig pa ako, hindi pa ako tapos magdilig. Ginigisa ko lang ito. Ginigisa ko lang muna. Kaya ako muna sa muna ito. Ginigisa ko lang muna. Yan na, gisa na. Lagay ko na itong ano, itong gulay. Para lagay ko na yung gulay. Ayan ko lang siyang humupa. Natapang ko muna, hindi pa ako tapos magdilig. Hindi pa akong dinidiligan. Ayan ko lang muna siya. Ako lang ba muna kusa siya magsasabaw. Humupa na siya. Ano na, kumulak na. Ang asin na tsaka magic syrup. Tapos ano, magyan natin ng sabaw. Para may sabaw. Mamaya na yan, ano, man. Tatakpan ko na muna. Ayan. Mamaya na natin kumulo. Ngayon, kumukulo na itong aking, ano, pinisa. Titikman natin kung ayos yung lasa. Ayan, masarap na. Lagyan natin ng, ano, ng perito para maglasa yung perito. Lagyan ko lang ng ano, dalawang pirasong perito. Kasi yung mga anak ko hindi naman kumakain ng isda sa gulay. Gusto nun, perito lang. Ayan. Pampalasa lang ba? Ayala natin siya. Kumulo na kumulo. Medyo ano pa, matigas pa yung gulay.
Sarap na. Kailangan ulit natin nakaluto na ako ng ulam. Ayan o. Tapos na. Kaluto na. Nailagay ko yung tatlong pirasong okrang na ani ko sa tanim ng aking asawa. Hahanguin ko na to. Hayaan ko na lang siyang maluto. Hanguin ko na. Takpan ko muna. At magsasalang naman ako. Tubig mainit. Hindi pa ako tapos magdilig. Konti na lang didiligan ko. Makakatapos na rin ako. Pahango na. Papakulo na lang tubig pang kape. Para sa umaga. Magdidilig na ulit ako. Ito, last na tong aking didiligan. Patola. Namumulaklak na, oh. Ayan, last na tong patola. May ampalayaring ligaw, oh. Alika na rito na ako. Tapos na ako magdilig. Tapos na magluto. Tapos na ako sa lahat ng gawain ko sa bahay. Mamaya, bagsak ako nito. Sa dami ng ginawa ko. Ayan mga kadiskarte, nakita niyo yung aking pamumuhay, ang everyday living ko dito sa aming bahay kubo sa Kagubatan, sa bundok pala, hindi kay Kagubatan, sa bundok, bundok na to eh. Kami lang ang nandito ngayon, kami mag-iina. Ayan, tapos nandun pa sa bandang taas yung bahay ng pinsan ko, yung doon, natatanong na yun doon. Ito, kubo ng ate ko, wala ng tao dyan. Pagkagabi, dyan na kami natutulog. Kasi dito wala kaming kasama. Wala kaming kasama rito sa bahay kubo namin. Nilalagyan ko na lang ng ilaw. Ayan. Yan sa ngayon ang aking episode sa aking vlog. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. At patuloy pang sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa aking vlog, Arlene Miyakos Vlog. Pa-suportahan naman po. Pa-subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Pa-like na rin po at pa-share ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat. God bless you po sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik at sumusuport at nanonood sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nga pala, merong nagpapa-shoutout. Sandali lang, hanapin ko yung aking nilista. Isha-shoutout kita. Wait ka lang. Ay, ito. Shoutout daw dito. Yan. Nakita mo na. Shoutout kay Rose Ann Bernalte. Ann's Creative Chains. Ayan. Na-shoutout na kita, sis. Rose Ann Bernalte. Ng Ann's Creative Chains. At saka kay Uncle John Vlogs. Yan, o. Oh. Ayan sa inyong lahat, hello. At sa aking mga kasis, Jeff Ips, Gandang Pilipinas Society, hello po sa inyong lahat. Patuloy nyo pa po akong suportahan at naway panoodin nyo pa po ang aking mga vlog. Marami pa pong vlogs na susunod. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.